Hi guys, my name is Nick and this is Nick Creation Channel. So, quick update lang tayo dito sa Nintia Estate. Ano na ba nangyari dito sa game na to na binigyan tayo ng NFT? So, ngayon guys, punta lang muna tayo dito sa CoinGecko. So, makikita natin yung downtrend movement ng value ng token nito. So, ngayon nakita natin na nasa piso na lang yan. Galing yan doon sa previous videos natin. Nandun pa tayo sa 6 and 7 pesos. So, maraming mga factors, di ba? Kita naman natin na weak yung market. Kita rin natin na yung mga tulad ng nasabi ko sa ibang videos natin, yung mga quick to earn. Parang medyo nadadala na yung mga tao na pumasok sa mga ganyang game. Pero meron pa rin namang mga tao na naglalaro ng game, di ba? So, marami rin siguro mga selling pressure na nangyayari dito kasi pagka nag-check ako dun sa Discord, merong mga players na sobrang dami nilang mga properties and talagang kinakareer din nila yung paglalaro nitong game na to. Looking at the dev team, so kita naman natin na sobrang active pa rin nila. Marami pa rin mga updates, mga releases. So mamaya pag-usapan pa natin yung minigame na kaka-release lang nila. Okay, so balik tayo dito sa mismong game natin. So, pakita ko lang ano yung mga nangyari dito. So, kung paano mag-claim ng kinikita nyo dito sa mga rentals ng mga building nyo. So, may enable lang tong icon na to. And then, pag na-click nyo yan, so, papasok na yung mga nandito na for claiming dito sa pinaka-wallet nyo sa in-game tokens. Diba? So, yun. Kaka-click ko lang lahat yan, guys. So, ipapakita ko sana kasi nga lang mali pala yung na-record na screen kanina. Pero kung makikita nyo yan dito, so kaka-withdraw lang natin yan, 11:42. So ngayon nasa 12 AM pa lang. And then every 6 days yata or 7 days yan bago ka ulit makaklaim. So yun yung hihintayin natin. Okay? Tapos guys, ang downside ko lang din sa paglalaro ko nito, so wala akong mga kakilala na pwedeng maglinis ng mga properties ko. Kahit na i-take advantage ko tong parang coordinates channel nila na pwede kang mag-share ng link ng properties mo. Sobrang dalang din eh, na may maglinis sa akin. So sayang din kasi yun. So kung may maglinis nung sa'yo, yung counter mo na 22, pwede mong ipanglinis sa iba. So 2,200 NE din na yun. So yung 2,200 NE, sabihin na natin na roughly mga 20 Ninty tokens din yung makukuha mo doon. And yung 20 Ninty tokens, eh ngayon kasi piso lang. So 20 pesos per day. So halos ano rin, magkano, 600 pesos per month yun. Eh paano kung mas mataas pa yung price ng token? So pwede bang malaki yung makukuha mo doon? Kaya ngayon, so yan lang yung nakuha natin. Hindi rin tayo makapaglinis ng ibang. Kasi ito pwede mo rin gamitin itong repair kit sa dito sa map. So pwede kang maglinis-linis din dyan. And then yung dito nga guys sa Discord, pwede mong i-share yung link mo. Dito lang yun sa land mo, puntaan mo kung saan nakatayo yung mga properties mo. So, ito na yung link na yun. Pero mas maganda sana kung meron akong kakilala na naglalaro nung Nintia Estate. And then, ako na yung maglilinis ng properties niya. And then, papalinis ko yung properties ko. Diba? Parang ganun. So, kailangan mo talaga ng kakilala. Okay, so, kung gusto naman natin makita yung value ng 124,000 na NE ngayon. So, punta ka lang sa marketplace. And then, punta ka dito sa My Cash. And then, pwede mo ito i-switch. So, yan. Meron tayong 993 pesos. And kung i-withdraw mo yan, so, pupunta yung Minty token na yan sa wallet mo. So, kunin natin. Withdrawin natin. Hindi na tayo nagtira, no? Sa inyo, so, makukuha mo yun. Papasok yun dun sa wallet mo. And then, pagpunta mo sa pancakeswap, so, pwede mo na yun i-switch dun sa gusto mo. So, kung piso yan, meron tayong 1,000 lang. So, magre-reflect na yun dun. So, and then, ito. Baka mag-zero na yan, tapos mag-add yan dito sa 97.90 Minty. Okay? And then marami rin silang mga nilabas. Like for example, itong staking. So may interest. Pwede kang mag-stake para ma-maintain din nila yung value ng token nila. Tapos, sa electricity, alam ko kung nagbabayad ka, meron kang
advantage. Pag hindi ka nagbabayad, parang hindi na nilalagyan yun ako parang parusa sa mga naglalaro. Okay? Isa yun. Tapos nagkaroon din sila ng lottery system. Parang raffle-raffle. Magbabayad, bibili ka ng ticket. 150 NE. Around, ano to? 190. Sabihin na natin na 190 or 1.5. So, bayad mo dyan mga... Ngayon, piso lang naman. So, piso yun. May effect din to sa engagement ng mga tao kasi parang sayang naman yung time mo. Pero yung iba kasi grind din, di ba? Hindi natin alam kung gaano karami mga susali ito, 550. Sabihin natin na 125 times 2, sabihin natin 4. So, 400 pesos yung pinaka-purse price niya pag naglabas ka ng piso. Ganun yung mga dating ganyan kasi ang baba talaga ng token. Pag minigame naman tayo, mababasa niyo yung minigame dito sa how to play. The objective of the game is parang makakatch ka ng mga magnanakaw na mas marami as possible. And then, bibigyan ka nun ng mataas na points. And then, ang magnanakaw, ang pangalan niya dito is si Weeks. So, ito yung itsura niya. So, parang mga icon-icon lang. Click din yung ano, yung dating na ito. Tapos, si Fred, kaibigan mo yan. Pagka siya yung napili mo, mamaminusan yung points mo. Parang, ano lang to, negative and positive points na si total sa uli. Apat kayo maglalaban within, I think, 75 seconds. 1 minute and 15 seconds. Tapos meron din siyang mga traps. Yung lock, tsaka yung wall. Kapag nagamit yan sa'yo, so mali-reach yung chance mo na mapili, di ba, yung si Migs yun or si Fred. Tapos ito naman yung sabotage actions. Pwede mo yata itong gamitin para magkaroon ka ng advantage sa mga kalaban mo. Tapos mangyayari, magbabayad ka dito ng magkano ba, 1,000 NE yata. Yung 400, mababalik sa reward pool. Tapos yung iba naman, mapupunta sa ibang mga players. So, 1,600. Parang meron kang, yun ba, 60% na panalo galing dun sa itataya mo. Tapos yun, tinatry ko talaga siyang laruin, guys. Pero, siguro dahil nga, sobrang liit lang din kasi talaga ng ano, ito kasi yung parang PvP nila pero mini game. Wala rin masyadong naglalaro guys nito. Baka hindi rin nila nakikita na may opportunity to ano rin, earn dito. So focus na lang sila dun sa pagpa-farm ng mga NE tokens gamit yung mga properties nila. Ayun guys, kung merong gustong maglaro nito, so sabihan niyo lang ako. So pwede kong palaro sa inyo ito kasi meron din na parang scholarship. Bibigay ko lang yung email, tapos password. So, ma-access nyo na yung game na to. Pero kailangan mo makahanap ng tandem na maglilinis ng property mo. And then, siguro, linisin mo rin yung property nila para okay. Para kumita ka kasi ito lang yung mga counter niyan. 22 na linis, tapos 5 repair. Yun lang, so... Sayang, hindi natin malaro to, pero nagigets nyo naman siguro, di ba guys? Parang meron lang screen, tapos apat kayo naglalaro, click-click kung ano yung mga icons na makukuha nyo, kung magnanakaw o hindi. And then kung traps or sabotage yung pipiliin mo para maapektuhan yung ibang mga kalaban. So browser-based pa rin. I hope okay sa inyo yun, and yun nga lang talaga, mababa talaga yung tokens ngayon. So, ROI natin dito, tsaka yung efforts din kasi na nalagay natin. So, hindi ganun ka-solid. So, balitaan nyo ako guys kung naglalaro din kayo dito, ano doon ang mangyayari sa inyo. And, kung meron kayong mga questions, kung merong mga corrections, so okay naman tayo lahat dyan. So, lagay nyo sa comment. And, let's get in touch. Right? So, thanks for watching and see you on my next video. Bye-bye!